Do you wanna watching Show Snap, your daily showbiz update? Kahit mga tila dehado ang ex ni Jomery Iliana sa hiwalayan nila before, dahil syempre sa dalawang anak na iniwan ni Jom at dahil nga ito sa pagbabalik na naudlot na pag-iibigan nila ni Priscilla Almeda. Mukhang going stronger ang relasyon ng dalawa nila Jom and Priscilla, habang ang ex naman ni Jom ay naghihimutok sa galit sa social media dahil nga umabot na sa 100,000 ang bill ng Meralco nila na hindi binayaran ni Jomely. Mula nga sa naging interview kay Jom ng Pep, doon ay nagsalita na nga ang aktor about dito at nagtaka siya sa 100,000 na bill ng Meralco dahil ayon sa kanya hindi siya nagkulang ng pagsuporta sa kanyang mga anak. At katunayan, lahat ng bill ay binabayaran niya. Paliwanag pa ni Jomery, last September ang last payment niya. Meaning nga daw ay umabot ng 33,000 ang bill ng kuryente ng kanyang ex kada buwan. Dahil if nagbayad si Jom ng September, ang October hanggang December ang billings na hindi pa bayad. Kaya naman, so matutal ay umabot nga ng 33,000 mahigit ang nagiging bill ni Joy monthly. At para ma-sure kung totoo nga ito, dahil ayon kay Jom, hindi naman na daw Meralco ang nag-inform sa kanya, kundi agad-agad daw itong ipinost ni Joy Reyes sa social media. Kaya naman isang netizen ang nagtag kay Jom at sinabing yung mga anak mo, walang ilaw na putulan, pakibayaran na ang bill. Sumagot nga dito si Jom na walang kuryente pero nakapag-social media pa at nakagamit pa ng phone na may charge. Sana all. Yan pa ang sinabi ni Jom sa respond niya sa nasabing netizen. Patuloy na kwento ni Jom sa Pep, sinabi nito na pati ang internet ay siya ang nagbabayad. Pero bago ang lahat ay nakumpirma nga ng staff ni Jom na naputulan nga ng kuryente ang ex nito. Siyempre kasama ang kanilang mga anak. Pagdilinaw ni Jom, tila nasa isang meeting sila kasama ang staff kaya naman hindi kaagad ito nakasagot. Pakiusap din ni Jom na sana daw ay huwag siyang siraan ng ex niya dahil alam naman daw nito kung paano siya pinakasimahan ng pamilya ni Jom nung sila pa. Sa naging panayam ni Jom, tinawag nito si Joy na Miss Reyes. Aniya, huwag naman daw sanang idamay nito ang kanyang pagiging konsehal at huwag gawing paraan ng SOCMED para siraan siya dahil maayos siyang nakikipag-usap dito. Ayon kay Jomery, matinding galit na daw ang ipinapakita ni Joy sa kanya at hindi niya alam kung bakit ganito ito dahil 3 taon na nga daw ang nakililipas pero ang galit nito sa kanya ay hindi pa din humuhupa. Well, pakausap ni Jom, sana nga ay tumigil na si Joy sa mga pagpo-post nito sa social media. Aniya, so many others issue of abuse that I'm trying so hard not to mind for the time being. But directly harming the babies this way can't be tolerated. Marami ding mga ibinulgar si Jom. Ayon pa sa kanya, lahat ay provided niya food, shelter, vitamins at hindi siya nagkulang. May mga issue pa nga daw na nagbebenta ng gatas ng anak niya, itong si Joy, kaya naman kinumpirma nila ito sa pamamagitan ng pagbili at ayon kay Jom, may transaksyon na nangyari. Marami di umanong mga ginagawa si Joy na pinapalampas na lang ni Jom, pero para ma-clear ang name niya ay kinailangan niyang magsalita. Ayon sa kanya, isi-settle na daw ang electric bills ng kanyang ex kasama ang kanilang dalawang anak dahil nga walang kuryente. Ito nga daw ang huling magsasalita si Jomery at ito ay nangyari sa article ng Pep. Yan po ang ating showbiz snap update. Ano ang masasabi niyo sa ating article na ito? Ilagay ang inyong opinion sa ating comment section dahil yan ay mahalaga sa amin. And of course, images are all credit to the owners. Thank you for watching Showbiz Snap.